Kada taon, 11 milyong tonelada ng dayami ang naiiwan o sinusurok sa palayan upang madaling maihanda ang lupain sa susunod na talima. Ang pagsunog ng dayami ay magiging sanhi ng polusyon at pagkawala ng sustansya ng lupa. Ang Rice Trough PH Project ng DABAR, IRI, Philippine Rice Research Institute at Philippine Carabao Center ay sumasaliksik ng tuluyang paggamit ng dayami upang makabawas sa epekto ng polusyon at kumita ang mga magsasaka. Mga nagawa, mga makabagong makinarya upang mas mapabilis ang pagkolekta ng dayami upang makarating sa merkado. Halos 40% ng gastos ang mababawas sa paggamit ng mga makabagong paraan na ito. Malaking ikatulong ito. Una-una, magkolekta ng kwan. This, madali magkolekta. So, it's very easy. And then, mag-storage sa substrate na ito. And then, kung every association, kung mayroong isang baler or something like that, pwede na lang lahat makagamit. Ang paggamit ng dayami bilang taniman ng kabuti ay maaaring magkaroon ng karagdagang kita na mula sa dayami na nalikot kada ektarya. Ang paggamit ng dayami na may halong molasses at urea ay mabisang alternatibong pagkain ng alagang kalabaw. Maaaring kumita ang karagdagang 33% sa mga alagang kalabaw para sa milk production at 17% para sa palakihing kalabaw o baka. Ang paggamit ng makinarya gaya ng rice straw furnace o batch biogas ay malaking tulong upang mabawasan ang polusyon at magamit sa pagsasaka. Ang mga rekomendasyon ay mula sa masusing pananaliksik at nakahilig sa mga batas na may layunin na palakasin ang sektor ng agrikultura at protektahan ang kapakanan ng mga magsasaka. Ang DABAR, Philippine Rice Research Institute at Philippine Carabao Center at iba pang ahensya ay patuloy na magtutulungan upang mas makaunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa sa gitna ng unos at pandemya.